Okay, so I'll be discussing what ano yung gagawin nating activity for today, no? As you can see, ito yung last times na ginawa natin the fish model, no? So meron tayong different kinds of animation in 3D Max, no? Ito yung unang gagawin nating activity na medyo related or related in animation. So anong gagawin natin dito is we are going to apply an animation on this. Now yung pinaka basic na animation lang, no. When we say basic, wala pa tayong masyadong gagamiting tools, no. We are just going to animate this and then render it using AVI or an output would be AVI, okay? So assuming ito yung model ko, gawa lang ako ng ano itsura niya. So let's say for example, kung ko siyang red para lang may kulay yung fish ko. So assuming ito yung fish ko, no? Okay. So cute ako. Ito siya, no? Ganito yung itsura niya. Okay. Now, let's say for example, I am going to animate this. So, ang una kong gagawin is to create this as a group, no? Kasi yan, no? Humihiwalay yan eh. Humihiwalay yan. So, ang gagawin ko is I am going to create this as one group. So, as one group, no? So, let's say for example, this is my fish model. Yan. So, since naka-group na siya, pag-clinic ko yan, is as one na lang siya, no? So, as one na lang siya. Now, meron kasi tayong, kagaya na sinabi ko kanina, meron tayong iba't ibang way on how are we going to animate this. So, using yung unang way natin, or yung isa sa mga way natin, is to apply a modifier, then record the animation. So, basically, this fish here, kapag in-animate natin siya, pwede tayong gumamit ng modifier kasi ang mangyayari sa kanya, binibend niya yung katawan niya to swim, eh, di ba? Hindi pa kasi tayo dumarating sa point na lalagyan natin siya ng bow, ng controllers, no? So, ang gagawin natin dito is we are going to animate this using bend, no? Modifier. So, ano ba yung ginagawa ng bend, no? So, assuming, let's say, makita ko muna yung ginagawa ni bend, no? Ito yan. So, bend, ang ginagawa ni bend modifier is using bend modifier, ayan, no? Okay? Binibend niya yung isang object, no? Okay? So, ganun din yung gagawin natin dito sa fish natin na to, no? So, binibend lang din yan. So, okay, so, delete na muna natin. Okay? So, let's say for example, okay. Before we do this, kailangan muna natin i-apply yung convert to editable poly. Okay? Para at least ma-break down yung property ng compound natin. So, convert to editable poly. Okay? So, hindi natin makikita yan dito kasi nga naka-group siya. Pero kapag tinanggal natin yung group, makikita natin that each of that is already like into editable poly. Now, after that, i-apply na natin yung bend. Okay, this is your bend now. Now, yung bend natin, mapapalibutan siya ng gizmo. This is your control gizmo. Yung parang square na yan, yung cube na yan. No? So, basically, pagka ginanyan natin yan, it would actually bend. No? Pero, ang problema, yung bending natin dito is different from the previous na pinakita ko sa na bend, no? Kasi ang nangyari dito, nakapahiga siya. So, di ba kanina, yung bending natin, pag ganun-ganun, no?
So, since ito, nakapahiga, imagine nyo na lang yan, gaganon-ganon yan. So, medyo iba yung itsura. No? Now, to actually see kung ano yung possible na medyo malapit sa kanya habang lumalangoy is, we could change the axis here. No? We could change the axis. Let's say, let's put X. So, yan, no? Okay. We could put Y. Okay. We could put Z. Okay. Now, ano yung medyo malapit? I think ang pinakamalapit is yung X. No? This is yung medyo malapit. Okay? Ito yung medyo malapit. So, in terms of that, okay, ibalik natin sa 0. No? So, let's say for example, nag-80 tayo dito. Yan, ganyan. Instead, na pag ganun yung bend nung fish natin, we could change the direction dito. Ito. No? The direction. Yan. No? We could make it 90 siguro. Okay, para yan. So, in that case, pagka ilan natin yan, ganyan na yun. Okay? Ganyan na siya. Okay? Now, pwede rin naman this one. No? Pwedeng igaganyan na yan. Yan lang yung tatamaan. No? Okay? Yung yan, no? Pagka kasi pinaba nyo yan, okay, ibig sabihin, yung tinatamaan, yun lang yung possible na magbe-bend. Ayan, no? Yeah. Pwedeng buong katawan, pwedeng yung series part lang. No? Pwede yun. Okay? So, it's up to you kung paano. Pero, pinakita ko yung konsepto ng magbe-bend. No? So, let's say, for example, okay na tayo dyan. Kinuha na natin as it is na ganyan. Now, balik lang natin to. Okay, 0. So, yung aim, yung direction ko is 90. No? 90. Okay, so here, let's say, i-record na natin yung animation natin. Now, down here, meron tayong tinatawag ng keyframe. Yung timeline control. Ito siya. No? These are your keyframes. And it is consist of 100. Every second can consume at least 30 frames per second. Ganyan siya. No? So, 1 second, 1 second, 1 second. So, this is 100. Approximately, no more than 3 seconds lang siya. Okay? Now, how are you going to add? How are you going to add additional keyframe? No? Unlike Flash kasi, unlike Animate, no? Makikita mo yung different layers. Dito hindi. No? Dito makikita mo lang yung component, pero dito hindi ka magkakaroon ng parang timeline control na madaming layers, no? Hindi siya ganun. Okay, so here using time configuration here, down here. I-click natin 'yon. Tapos makikita natin yung end time 100. So you can put, let's say for example, 300. So this is equivalent already to ilang segundo. No, basta kailangan 30 frames per second siya. Okay, so alam niyo naman yung konsepto noon. Mas maikse, mas mabilis, mas mahaba yung frames, mas mabagal yung kilos ng character natin or yung ina-animate natin. So here, we have 300. So, sige, gawin na muna natin 200 muna. Okay, para yan. Okay. So, yan. No? Now, if we are already set up, gagawin, re-record na natin yung ano, yung animation natin. Pipindutin natin to. This one, auto key. Now, kapag ka naka-auto key tayo, what will happen is, it will turn red, no? Yung keyframe natin. Now, lahat ng movement na gagawin natin, lahat ng changes na gagawin natin will be considered already as animation. Basta naka-activate yon. Okay? Basta naka-activate yon. So, halimbawa, ito. Nag-auto key ako dito. Let's say, for example, 15, no? Kada 15. So, at 15, let's say, nag-bend ako ng 80. Yan. So, from 0 to 15 seconds. Okay.
nag-bend siya ng ganyan. Okay, gawin natin siyang ano na lang. 100 ba? Para medyo halata din yung bending niya. Okay, ano? 10 to 100. So, let's say for example, sa 30. Okay. Gawin lang natin siyang negative para other side. No? Okay. So, this one, gawin natin siya 100. Ulitin lang natin. And pagdating dito sa frame 200 natin, let's say, back to zero. Okay. Now, pagka okay na, we could untoggle yung ano natin, auto-key tapos, yan. So, ganyan siya kabilis, no? Okay. Ganyan siya kabilis. So, pwede nating bagalan yan, depending dun sa, ano natin, sa keyframe natin. No? So, kung hahabaan natin, mas mabagal. So, paano yan? So, let's say, for example, nagkamali tayo. Babalik lang tayo dito sa auto key. No? Okay, balik lang tayo dito sa auto key. Tapos, pwede natin siyang i-delete. Ayan, delete all. Ayan. No? Ayan. Delete keys. Yan, delete selected keys, so ano. So, let's say, for example, gawin natin kada 25 para medyo mas mabagal. Let's say, 100. This 50. So, tingnan natin, no? Look at this. Yan. Medyo mas mabagal na siya. Okay? Plus the fact na pwede natin siyang iurong, no? Of course, your animation should consist also yung ano, di ba? Yung tawag dito. Environment. So, ito kasi, hindi pa kasama dito yung environment na. Doon sa mga ginawa nyo, may environment yun, eh. So, ang gagawin nyo na lang doon is parang idadagdag nyo na lang to animation later on. No? Now, paano nyo siya gagawin parang pagka-plane natin yan dito. Okay, tignan natin yung magiging result. Ayan, no? All sides. Ito. And ito. Okay, so, properly working lahat. No? Now, paano natin siya isasubmit sa CGI? So, this time naman, ang gagawin natin is i-render natin siya as simple AVI lang. No? Submit lang guys.
Okay, going back. So here, ang gagawin na natin is lalagyan na natin siya ng kasi i-render na natin siya, gagawin na natin siyang moving, no? So may dalawang klase tayo on how are we going to move this or create an illusion that this fish is actually moving or swimming, no? So una is pwedeng siya yung gumagalaw. Pangalawa is yung camera yung gumagalaw. So either of which will do, no? So let's say for example, gamit tayo ng camera. So let's say gamit tayo ng target. Ayan, no? So here, to view the camera, toggle nyo lang yung C. No? C, dun sa keyboard natin. Okay, so here, ayan, no? Makikita natin yung actual lens ng camera. Okay, yan siya. So kagaya nga na sinabi ko, pwedeng ang gagawin natin dito is yung mismong camera yung gagalaw, pwede yun. Or yung fish yung gumagalaw. So let's say for example, ito, papakita ko lang sa inyo. Ayan, no? It's like the fish is actually moving, no? Ayan. Pero camera lang yung gumagalaw dyan, no? Kasi may animation ka naman na nung ano eh. Nung fish. So let's say for example, lalagyan ko na siya ng movement. So let's say from here, toggle ko yung auto key. Tapos down to 100. This one is already here. Ayan. Say ganyan. Ganyan yung layo niya, no? Ito dapat. Dapat, no? So, yan, no? Tanggalin natin yung auto key. Let's see. Balikan natin to. Okay. Ganyan siya kabilis, no? Kasi we only used 100 keyframes, no? 100 keyframes. Okay. Ayan. Pero kung tataasan natin 'yan, kung tataasan natin, mas mabagal. Now, kasi ang konsepto lang na pinapakita ko dito is paano nyo gagawin. No? Again, no? Pwede nating taasan using this one. Okay? Pwede nating taasan. So, papalitan nyo lang. Then, that's it. Okay. Tapos, mapapalitan na yan. Okay? Now, paano natin siya i-render? Okay? So, under rendering, may makikita tayo ditong batch render. Ito. Okay. So, yung batch render natin, gagana lang siya pag meron kayong camera. Make sure na merong camera. Kasi kapag ka walang camera, hindi siya magkakaroon ng batch render. So, let's say for example, add natin yung camera. So, pinit natin yung add. Override preset natin. You can change the resolution. Yan. So, pwede nyo palitan yan. So, in my case, ililive ko lang as it is para mabilis ko lang siya i-render for demonstration purposes, no? Pero sa inyo, lagi dapat nasa 1080. No? 1080, okay? So, output path, let's say, lagay lang natin siya dito sa fish natin. Dito, no? So, AVI format. File name natin, let's say, fish. Okay lang yon. Camera 1. Okay na tayo dito. Okay na rin tayo dito. Then start rendering. Oops, yeah. Frame start 0. Frame end 0. Render. Ayan.
Kung mapapansin natin, kung ilan yung frame natin, ganun din niya karaming beses i-re-render yan. Kaya 100 lang muna yung dinemo ko. Kasi kung gumamit ako, let's say for example, 3,000. 3,000 yan gaganyan. So, medyo matagal. Yan. No? So, let's say okay na yan. Ano si fish? Ayan na. So, this is the AVI format. Ayan na siya. Okay, wala pang environment yan. Hindi ko rin nilagyan ng texture yung fish ko. So, in your case, since meron ng environment yung mga fish nyo, may texture na rin, kasama yun sa i-re-render nyo. So, if it is underwater scene, if it is under aquarium scene, so, kasama yun sa i-re-render nyo. The good thing lang with this is, let's say, dahil halimbawa ito, ano na siya, nilagyan nyo siya ng animation. Pagka once na inanuhan mo siya, clean-own mo yan, automatic. Meron na rin animation yung isang yan eh. Okay, meron na rin siya animation. So, let's say, i-rotate mo lang siyang ganyan. Meron na rin animation yan, parehas sila. Okay, yan o. Parehas silang may animation. Okay. So, in your case, ganyan yung gagawin natin. I will upload the instruction later on dun sa activity natin on how are you going to comply with the laboratory activity, which will be done tomorrow, no, dun sa oras natin. Okay? So, yun yung gagawin natin for today, no? For this week, no? How are you going to create this activity using camera, modifier bend, and output using AVI or in AVI format, no? So yung mga yon, yun yung kailangan nating i-accomplish ngayong week na to. Okay? So question so far dun sa gagawin natin. I-stop ko na itong report.